hindi tayo niyang pinababayaanan. Kumbaga, laging kasama natin ang Panginoon. Ano? At sa gabing ito, ay bagamat po sabi ko nga, ano, hindi malaking tanong kung ilan man tayong naririto sa gabing ito. Ano? Ang gusto lang ng Panginoon, ulitin ko, ang nais ng Panginoon, yung tunay na puso na nakaluhod sa Kanya. Na tunay na nagpupuri tayo sa Panginoon. Amen? Dahil sabi po ng Panginoon, ano? Ang sabi po ng Panginoon sa Kanyang salita po, ano? Sabi doon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you as well. So, anong ibig sabihin po ng Panginoon? No? Ang ibig po ng Panginoon, seek, sabi niya, hanapin. Tunay nga ba na tayo ay naghahanap sa Panginoon? No? Yun po yung tanong doon. Ano? Tunay nga ba na hinanap natin ang Panginoon? At naniniwala po ako na hinanap nga natin ang Panginoon dahil naririto tayo sa lugar ng Panginoon. Amen? Yun po yun. Kaya maliwanag po sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you as well. Ibig sabihin, hanapin natin mabuti ang Panginoon, hindi lang hinanap, kung hindi, maging matreasure natin ang Panginoon sa buhay natin. Ano? Ibig sabihin, pag nakita natin, ano, tayo pag nakakita tayo ng isang bagay na, kumbaga, hindi natin masyadong binibigyan ng pansin, kumbaga, hindi valuable sa paningin natin, hindi valuable sa puso natin, ano? Parang binabaliwala natin, ano? Pero, pag yung isang bagay ay very ano, valuable sa ating buhay, tinitreasure natin, amen? Tinitreasure natin yan. Dapat masigit na treasure natin yung pangalan ng Panginoon. Dahil sabi nga doon, 61, hanapin natin ng lubusan, ng katotohanan, ang Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sa nakita, hindi lamang sa narinig, na narinig natin pangalang Jesus, ayun na, tapos na, hindi po. Dahil, ang tanong, bakit nga ba? Sabi nga doon sa ating sinabi kong verse, ano, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you as well. Bakit hindi natin mahanap ng lubusan sa puso natin ang Panginoon? At yung paghanap natin sa Panginoon, parang, kumbaga, saka ko lang siya hahanapin pagka nandun ako sa sukdulan ng problema. Hindi po. Kailangan hanapin natin ang Panginoon tunay sa puso natin, anuman yung sitwasyon ng buhay natin, dapat ang Panginoon pa rin ang ating sandigan. Ano? Hindi lamang sa oras ng tayo ay nandoon sa sakdulan na hindi, wala na tayong pupuntahan, Panginoon ang ating hahanapin, hindi. Kailangan anuman sitwasyon ng buhay natin, kung man tayo ay nandoon sa sukdulan na tayo ay talagang pinagpapala ng Panginoon, lubusan nating i-treasure yung pangalan ng Panginoon. At lubusan nating ingatan yung pangalan ng Panginoon. No? Dapat po yun ang maging pungol natin sa sarili natin. Hindi lamang sa ngayon na nakikita natin tayo ay lugmok sa ating buhay na punong-puno ng pagsubok. Na ngayon ko lamang i-embrace yung pangalan ng Panginoon o yung ang Panginoong Jesucristo sa buhay ko. Dapat sa una pa lang na na-encounter natin ang Panginoon, i-treasure na natin, ito ang nagbigay ng buhay sa akin. Dahil siya yung nag-create ng universe. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Kailangan i-treasure natin yung pagmamahalan Diyos sa buhay natin. Ang tanong, bakit nga ba hindi tayo tunay na hinahanap natin ang Diyos? Dahil bulag tayo sa katotohanan. Yun po yung katotohanan. Bulag po tayo sa katotohanan at mayroong maskara yung ating mga mata. Ang nakikita lang natin yung panlabas na kainyuan. Hindi po dapat ang makita natin yung panloob na kainyuan. Dahil yung panloob na kainyuan, yun po ang gusto ng Panginoon na makita po sa atin. Hindi po yung panlabas na kainyuan. Ang panlabas na kainyuan po, yan po ay kumbaga sa tao lang, propaganda lang yan. Pero yung panloob na kainyuan, yan po yung taglay para sa Panginoon. Anong puso tayo mayroon sa Diyos? Tinreasure ba natin ang Panginoon nung unang nakita natin?
Talaga ba yung puso natin nakaluhod sa Diyos? Nung unang nakita natin? Yun po yung ano, yung pong maraming katanungan at maraming ngayong marami po nakikita nating rampant at nakikita ng ating mga mata. Alam nilang may Diyos, alam nilang ang Diyos ay makapangyarihan. Noon sila isinilang, alam nilang ang Diyos ay siya ang lumikha ng langit at lupa. Pero hanggang ngayon, tunay na hindi pa rin sila naniniwala sa Panginoon. Wala pa rin talagang tunay na paniniwala sa Diyos. Yung salita ng Panginoon, tinatanggihan pa. No? Sa kanilang ako. Pag ako'y kailangan ko ng ang Panginoon, ang Diyos. Mali po. Kailangan ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Huwag na po tayo mag-atubili na hanapin natin o tanggapin natin ang Panginoon Jesus Kristo sa buhay natin. Ano po? At tanong ko nga po, ano? Bakit ang hirap hanapin ng Diyos? At bakit ang hirap tanggapin ng Diyos sa buhay natin? Ano? At siguro na-experience na po natin, ano? Pag nag-invite ka, mag-invite ka sa labas. Pag nag-invite ka sa labas, sis, invite kita sa church. Marami akong ano eh, kasi may appointment ako. Ano? Maraming reason na pagtanggi sa salita ng Panginoon. Ano? Dapat po ang salita ng Panginoon inamnamin natin kung sa pagluluto. Lalong mag-level up tayo kung halimbawa ang niluto mo, halimbawa ay tinola. Oh, anong kulang nito? Kailangan ko lagyan ito ng lemongrass para mas masarap. Damdam na namnam ko. Mag-level up tayo sa Panginoon. At yun ang gusto ng Panginoon na sa itunay na hanapin natin. Kaya nga po yung sinabi, seek first to the kingdom of God. Hanapin natin ang Diyos. Kaya po ang katotohanan po. Kaya po nahihirapan ang taong hanapin ang Diyos. Dahil marami pong kinatatakutan na mawawala po sa kanilang buhay. Yan po yung katotohanan. Ano? Romans 3:10, no one righteous, not even one. Lahat naman tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Huwag nating sasabihin na ako huli. Ikaw huli, hindi. We are in the carnal body. We are not in the glorified body. Kung nandun na po tayo sa glorified body, ibig sabihin po, hindi na po tayo nakakagawa ng kasalanan. Pero we are, nandito pa tayo sa glorified body, continuous pa rin po. At continuous pa rin tayong pinuprong ng Panginoon. Amen? Patuloy pa rin po tayong pinuprong ng Panginoon. Kaya kayong nahihirapan po ang mga tao ngayon, makasalanan ako eh. Baka hindi ako tanggapin ng Panginoon. Kapatid, walang itinatangi ang Panginoon. Malaki man o malaki ang ginawa mong kasalanan, tanggap ka ng Panginoon. Nalala niyo yung istorya ng prodigal son? The story of the prodigal son. Kung titingnan natin, at naniniwala naman po ako, alam nyo lahat yung istorya ng prodigal son. Kung paano ang ama, ibinigay na lahat, yung ari-arian, yung mana sa anak, buhay pa siya, binigay na niya. Napakahirap, masakit sa ama, pero ginawa niya yun. Ano? Pero dumating yung time, no? Dumating yung time na nagpakalayo-layo siya sa kanyang ama. Lahat ng kanyang mana nilustay niya. Akala nga niya, wala nang katapusan eh. Pero sa time dumating po, mga kapatid, siya ay nagtrabaho sa isang babuyan at ang kanyang kinakain ay pagkain na rin po ng baboy. At naalala niya, bakit ako naririto? Ang aking ama mayaman. Ano? Ang aking ama mayaman. Nagplano po siyang bumalik sa kanyang ama. At alam niyo nangyari? Alam po ninyo, noong panahon po ng mga hudyon po noon, ang ama hindi pwedeng tumakbo na inililis po yung damit. Pero ginawa ng ama yun. Bali, kumbaga, ginawa ng ama yun dahil mahal na mahal niya ang kanyang anak sa pagbabalik. Ganon po tayo. Ibig sabihin, kahit gaano yung kasalanan natin, hindi po sinasabi ng Panginoon, ikaw makasalanan ka, ganito yung gagawin mo. Hindi po. Ang gusto lang ng Panginoon, yung pusong nakaluhod sa paglapit sa Kanya. Yung pusong may kasinsiruhan, yung paglapit sa Kanya. Amen? Hindi tayo lalapit. Lalapit lang ako dahil kasama ko yung kaibigan ko, nahiya ako. Lalapit lang ako, magsisimba ako dahil napahiya ako sa kaibigan ko, in-invite ako. Hindi. Kailangan, nandun sa puso natin, yung talagang pakikipag-niig natin sa Diyos. Ano?
ay nung napako siya sa cross, wala siyang sinabi sa atin eh, na ikaw makasalanan ka, hindi kita isasama sa pagkakapako mo sa cross, bahala ka. Hindi po. Walang ganun sinabi ang Panginoon. Nung napako ang Panginoon sa cross sa Kalbaryo, lahat tayo kasama. Buong mundo kasama. Kaya tayo narito, kayo at ako'y narito dahil sa dugo ng Panginoong dumanak sa cross. Amen? Walang masasabi na ako'y narito dahil ginawa ko, kalakasan ko, ako'y malakas, nakakapagtrabaho ko. Tanungin kita, kapatid, kung hindi ka binigyan ng Panginoon, hindi ka ginising sa kinaumagahan, ano magagawa mo? Wala na. Ngayon pa lang, sa kanitatayuan natin, kung gusto ng Panginoon kunin natin, kunin tayo. Wala tayong magagawa, hindi natin pipiling, Lord, wag mo muna kami kunin, hindi pa kami handa. Wala tayong magagawa. Kaya anong gusto ng Panginoon? Hanapin natin siya ng katotohanan at i-treasure natin sa puso natin ang Panginoong Jesucristo ng may katotohanan. Hindi yung ano, kumbaga, pag marami lang nakaharap na mga, parang, kumbaga kung titignan natin, ano, born again Christian, pagka born again Christian ka, kailangan, pag sinabi mong born again Christian ka, tandaan nyo, matakot tayo. Bakit? Pag sinabing born again Christian tayo, ang dala natin, pangalan ng Panginoon. Amen? Hindi pangalan ng kongregasyon, hindi pangalan ng pastor, hindi pangalan ng headpastor, kung sino ang mga headpastor o mga pastor na yan, ang dala natin, pangalan ng Panginoon. Dapat, mahiya tayo sa mga ginagawa natin, sa buhay natin, na napapahiya ang Panginoon. Kung hindi matuwid yung ginagawa natin, kailangan maging matuwid yung mga ginagawa natin para mapupurihan natin ang Panginoon doon sa ginawa niya sa krus, sa ano, hindi sapat yung ginagawa natin dito na nung siya napako sa krus, hindi sapat yun para ginagawa. Tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi sapat, mga kapatid. Hindi sapat. Ano kinuha? Buhay ang ipinalit. Ano? Yun po yung kadahilanan. Kaya maraming natatakot na lumapit sa Panginoon dahil makasalanan ako at maraming mawawala sa akin pagka binitawan ko ito. Kapatid, tandaan mo. Anong sabi ng Panginoon sa Pilipian, sa buong Pilipian? And my God, we will meet our needs according to His riches and glories in Christ Jesus. So from head to foot, kaya nga kinuha natin yung Matthew 6:33, ano? From head to foot, kung susunod ka sa Panginoon, palo na yung lahat ng pangangailangan mo. Isusunod na ng Panginoon yun, ang gusto na ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya na may pusong nakaluhod sa Kanya. Amen? Yun po yung gusto ng Panginoon. At minsan nga po, kaya hindi tayo nakakasunod. Bakit? Dahil yung pag-iisip natin. Ano sabi ng Panginoon? Yung pag-iisip ng Panginoon, hindi pag-iisip ng tao. Masigit na matalino ang Panginoon kaysa atin. Kaya ang sabi po sa Romans 3:23, ang sabi doon, Romans 3:23, ang hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Panginoon. For all, for sure, for the glory of God. Kaya minsan inaabot ng tao yung kagustuhan natin, yung mga ambisyon natin, hindi naman natin kaya. Bakit hindi natin ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat ng yan? Ang kaisipan ng Panginoon may sigit sa ating kaisipan, mga kapatid. Ano? Kaya minsan maraming failure ang nangyayari sa buhay natin dahil hinahangad natin, kaya ko ito, nakatapos ako, ito na ako. Kapatid, ang lahat ng yan ay nagmula sa Panginoon. Kaya dapat lamang ibaba natin yung sarili natin sa Panginoon. Ano? Hindi tayo nakaabot sa standard ng Panginoon. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya yung lumalang sa atin. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Ano? Yun po yung, minsan yun ang mindsetting ng tao. Na kaya ko ito. At pag nag-failure, yung mga hangarin nila sa buhay nila, sinong sinisisi? Una, hindi sarili nila. Sinisisi nila ang Diyos. Lord, kung talagang Diyos ka, bakit pinabayaan mo magkaganito ako? Ano? Maraming nangyayari yan. Lord, kung ikaw ay Diyos, bakit hindi mo ako dinala sa kagustuhan ko? Kapatid, ang Diyos palaging nasa magandang layunin. Hindi tayo ilalagay ng Panginoon sa masamang layunin. Laging ang gusto ng Panginoon ay magandang layunin dahil tayo pinili niya. We are chosen
pinili tayo niya. No? Hindi lang tayo pinulot kung saan-saan. Pinili tayo ng Panginoon. Kaya ang ibibigay sa atin ng Panginoon, yun talagang pinaka-the best. Kaya kung tayo bilang mga nilalang ng Panginoon, kailangan yung ating number one, yung pride natin, no? Yung kung ano mang mayroon sa ating buhay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, ibigay natin kay Lord. Dahil sabi nga eh, yung sabi doon sa Romans 3:23, for all for sure, for the glory of God, walang nakarating sa pamantayan ng Diyos, lahat tayo bagsak mga kapatid. Anong gawin, anong dapat gawin natin? Pagkatiwala natin sa Panginoon kung anong mayroon tayo ngayon. Amen? Pagtiwala natin sa Panginoon. Kaya minsan ano, lugbok na lugbok na tayo sa ating mga ginagawa, sa ating mga kumbaga kamalian na hindi tayo makaahon doon sa buhay natin at gusto nating makaahon, ano? Hindi makaahon tayo. Bakit? Dahil hindi natin pinipitawan yung mga bagay na dapat bitawan. At kung patuloy tayo at patuloy tayong gagawa tayo, nandun tayo sa senaryo na hindi tayo makaahon. Ano sabi ng Panginoon sa Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kung patuloy at patuloy tayo nandoon sa senaryo, nalugmok tayo at patuloy tayong gumagawa ng pagkakamali sa harap ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, siya'y darating bilang isang magnanakaw. Ang isang magnanakaw pag dumating, alam ba natin? Hindi po natin alam ang isang magnanakaw pag dumating. Hindi natin alam at gano'n ang Panginoon. Darating siya. Hindi natin alam. Anong ibig sabihin? Dapat maging handa tayo. At yung sinasabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung patuloy tayo at patuloy na gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon, kapatid, hindi natin alam. Baka mamaya dumating ng Panginoon. Amen? Dapat maging handa tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. No? Yung puso natin, lagi nating ibigay kay Lord. Kumbaga, lagi nating ipalinis sa Panginoon. Lord, nagkasala ako. Makasalanan ako. Aminin natin sa harap ng Diyos na tayo makasalanan. Huwag natin i-justify na hindi ko ginawa yan. Hindi. Pag mali mo, tanggapin. Walang mababawas sa atin, kapatid, pag tumanggap tayo ng kamalian, lalo na sa harap ng Diyos, mag-glorify ang Panginoon dahil ang gusto ng Panginoon, yung puso tapat sa Kanya. At ang karamihan, hindi nila inaangkin sila yung makasalanan. Ginajustify nila ibang tao yung tinuturo. Pero sa katotohanan, yung puso natin, arok na arok ng Panginoon. Alam ng Panginoon yung puso natin, mga kapatid, kung anong mayroon. Kaya nga po, mga kapatid, ano po yung kung titingnan po natin? Yung prayer po ni Nehemiah, yung rebuilding the wall of Jerusalem, ayun po, kung titingnan po natin, sino yung mga kontrabida ron? Si Tobias at saka si Sambalat. Si Sambalat at si Tobias, hindi niya, kumbaga, una palang entrada, pinipigilan na niya si Nehemiah para i-reveal yung wall of Jerusalem. Sabi nung isang balat at saka ni, ano, ikaw ko lang po yung kwento, ha. Sabi doon, paano niya may tatayo yan? Durug-durug na yung mga bato, simento. Pero, tuwi siyang nilalait isang balat at ni Tobias, lumuluhod siya sa Panginoon, nagpipray siya sa Panginoon. At dinidinig ng Panginoon ang lahat ng kanyang panalangin. Kaya mga kapatid, in short story, the wall of Jerusalem, natapos po. At ginamit po si Nehemiah, hindi po nagtagumpay yung mga kontrabida, si Sambalat at saka si Tobias. At ganun po yung gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Tayo po, kumbaga, akilin nating makasalanan tayo. Akilin nating lumuhod tayo sa harap ng Diyos. At kung tayo magsasabi ng katotohanan sa harap ng Diyos, ano sabi niya sa kanyang salita? If you confess your sin, He is faithfully just and purify us from all unrighteousness. Tunay nga po kung lalapit tayo, tayo ay kanyang papatawarin at papuputiin. Katulad ng isang niebe. Mga kapatid, yun lang yung gusto ng Panginoon. Yung puso natin, handa tayong sumunod sa Diyos. Ano ang dapat gawin? Kailangan pong
gumawa tayo ng aksyon para pa yung mga kasalanan na natin, kumbaga, na hindi natin na ipukonfess sa Panginoon, may confess po natin, mga kapatid. At pag po i-confess natin, mga kapatid, yung ating mga hinuhold back sa ating puso, anong sabi? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At kung patuloy tayo roon, kapatid, delikado, malamang impyernong bagsak natin. Pero, ang sabi ng Panginoon, kung isusuko mo at magsisisi ka, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggat. Glory to God. Hallelujah. Kapatid, kung isusuko natin yung buhay natin, buhay na walang hanggan, everlasting to everlasting, makakasama natin ang Diyos. Yun po rin yung aim ng Panginoon sa buhay natin. Kaya po tayo nilalang ng Diyos. Kaya tayo nilalang ng Diyos ay makasama doon sa kabilang buhay sa heaven. Yun po yung gusto ng Panginoon. Kaya binibigyan tayo ng Panginoon ang pagkakataon na lumapit tayo sa Kanya, mga kapatid. Lumapit tayo sa Kanya. Huwag tayong mahiya. Dahil makasalanan ako, ito yung ginawa ko. Dahil lantad ako, ayok malantad yung sarili. Kundi, sa Panginoon, lahat ay lantad. Even the numbers of our hair, alam ng Panginoon. At doon po, pag po tayo lumapit sa Panginoon, doon po, imumold tayo ng Panginoon. Unang-una, yung karakter po natin. Yung karakter po natin, ay aayusin ng Panginoon yan. Ang lahat ng yan. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, tanda natin, lumapit tayo ng may kasinsiruan sa ating puso sa Panginoon. I-confess natin sa Panginoon, kausapin natin ng Diyos, Lord, makasalanan ako, nagkasala ako, at ngayon ako naririto sa harap mo, handa kitang tanggapin. Ano? Yun po yung gusto ng Panginoon. Ano? At ang Panginoon po, hindi siya pinipersang, o papasok na ako sa iyo, o sumuko ka na. Yung kasalanan mo, eh, ano mo na, i-confess mo na. Hindi po ganun ang Lord. Ano sabi ng Panginoon sa Revelation 3:20? Here I am, knocking at the door. If anyone open the door, I will come and eat with him. Sabi ng Panginoon, naririto ako, kumakatok sa inyong pintuan. At kung pagbubuksan niyo ako, papasok ako na magkasalo tayo sa isang hapagkainan. Hallelujah. Ano? Yun yung sabi ng Panginoon. Yung pintong yan, ay signifan po ng ating puso. Ang Panginoon kumakatok sa pinto, ngayon ang doorknob ay nasa loob. Walang doorknob sa labas. Sino yung magbubukas? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi paper sign ng Panginoon yan tumul, itulak yung pinto na yan para siya pumasok. Hindi. Tayo mismo ang magpapapasok sa Kanya para tanggapin natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas ng buhay natin, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Kumbaga, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Nilalang tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Pero minsan, nagiging stubborn tayo. Nagiging matigas yung ulo natin. At nagiging pasaway tayo. No? At aminin mo, sa hindi yan po yung katotohanan, yan po ang takbo ng realidad ng buhay. Kaya ang Panginoon, nag-i-initiate. Ang Panginoon pa ang unang nag-i-initiate sa atin. Hindi tayo yung unang nag-i-initiate sa Panginoon. At sino yung una nagmahal? Ang Diyos pa rin ang una nagmahal, hindi ang tao. Kaya nga siya na pa rito para sa atin, sa mga makasalanan. Nakakahiya kung patuloy at patuloy tayo sa ginagawa natin. Arok na arok ng Panginoon yung puso natin, mga kapatid. Wala tayong may tatago sa Diyos. Ang lahat lantad sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang Panginoon kumakato sa puso natin. Alam ko, tayong lahat kilala natin ang Diyos. Kilala natin ang Diyos makapangyarihan. Sa iyong naglumalang ng buhay natin, sa iyong nagbigay ng buhay natin, but sa kabila ng lahat, ang sabi ng Panginoon, lagi tayong inire-remind ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Romans 10, 89, kung bibigasin mo sa aking mga labi na ako ang Panginoon at muling nabuhay, ay magkakaroon ka ng kaligtasan. Maliwanag na maliwanag po sinabi ng Panginoon sa Romans 10,
Ito po yung sabi sa, ito po, basahin ko po para malaman. Sa Romans 10, 9 to 10. Kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakaliwanag po, ano? Sa 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Puso na naman. Yung sabi ko sa inyo, ano, kailangan pag tinanggap natin ng Panginoon yung pusong nakaluhod. Yung pusong totoo. Alam ng Diyos kung tinanggap natin na totoo siya sa puso natin. Sabi doon, kung sumasampal tayo na siya ay muling nabuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat ang sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinawalang sala ng Diyos. Nagpahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas siya. Mga kapatid, ito po yung invitation ng Panginoon sa buhay natin. Ano? Yung invitation po ng Panginoon sa buhay natin. No? Na kung tunay na tatanggapin natin siya, ihayag natin, bigkasin natin sa ating mga labi na ang Panginoon ay ariin natin sa yung Diyos sa buhay natin. Sa yung Diyos na nakapagligtas. Sa yung Diyos na tumubos ng ating mga kasalanan. Kaya kung titingnan po natin minsan, parang nakakalimutan natin, ano? At minsan, lumalampas tayo sa boundary. At ito yung katotohanan po. Hindi pa po huli ang lahat. Lagi tayong pinapalalahanan ng Panginoon. Sa tuwing po tayo nakakagawa ng pagkakamali, lagi tayong pinapalalahanan ng Panginoon. Anak, totoo ba tinanggap mo ko sa puso mo? Kung tinanggap mo ko sa puso mo, hindi ka ganyan. No? Kung tinanggap mo ko sa puso mo, malamang nakatanim. Mga nakatanim yung magagandang gawain. No? At kailangan po, pag tinanggap po natin ang Panginoon, kailangan po, mayroon tayong identity bilang isang anak ng Panginoon. Yun po yung halaga. May karoon tayo po ng identity sa buhay po natin bilang isang anak ng Panginoon. Kaya nga sabi, we are chosen. Pinili tayo ng Diyos. Hindi tayo kung saan-saan lang kinuha. Kinilay tayo ng Panginoon, nakawangis niya. Binigyan tayo ng Panginoon na kumpleto. Kung titingnan nyo, daming hindi kumpleto. Nilalang ng Panginoon, pero tayo, kumpleto. Lahat ng senses, nagbinigay at niligha ng Diyos, ay naigagalaw po natin. Glory to God. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Pasalamat po tayo sa Panginoon. Dahil po ang Panginoon, napakabuti sa buhay natin. Kung titingnan po natin, may mga disciple po niya. Pero tayo, nilikha tayo ng Panginoon at talagang kumpleto, totally complete. Ano po? Kaya anong dapat gawin natin? Ibalik naman natin yung papurit pasasalamat sa Panginoon. Ano yung gusto lang ng Panginoon? Yung pusong nakaluhod sa Kanya. Yung pusong totoo na naglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Yan lang po. Kaya sa gabi pong ito, ang paanyaya po ng Panginoon sa atin. Ito yung paanyaya po ng Panginoon. Nire-remind po ulit tayo ng Diyos. Kumbaga, nire-refuel ulit tayo ng Panginoon para lumakas. Para makalipad muli ng mataas. At naniniwala po ako, marami pong mga pabigat sa pakpak natin. Kaya hindi po tayo makatikom. At yun po yung ayaw ng Panginoon, gusto ng Panginoon tanggalin yun. Para tayo, kumbaga, makalipad po ng napakataas at yun ang gusto ng Panginoon. Ibig sabihin, pag lumipad po tayo ng napakataas, tayo po yung magniningning. Tayo po yung makikita ng salibutan. Amen? At yun po yung gusto ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, yung paanyaya ng Panginoon, tanggapin po natin. Alam po natin, tayo lahat ay tumanggap sa Panginoon. Pero laging nire-remind ninyo sa atin yung katotohanan, yung tunay na layunin ng Panginoon. Ang sabi nga, lagi ko pong naalala, yung banal na intensyon ng Diyos sa buhay natin ay dapat maganap. Amen? Ano yung intensyon ng Panginoon? Ang laging intensyon ng Panginoon, yung banal na intensyon ng Diyos sa ating buhay, sa inasamak ay magandang layunin ng Diyos. Ano? Alam po natin, maraming pangako ang Panginoon sa kanyang salita.
para po ma-prosper yung buhay natin. At alam po natin yun. Ano? Sa kabila ng lahat ng yan, tayo dumadaan sa hamon ng buhay natin. Kailangan po mag-reviewer po tayo para po muli tayo ay makalipad po ng mataas. At ang lahat po na nakasabit sa pakpak natin ay dapat pong tanggalin natin para po makalipad tayo, maikampay natin yung mga pakpak natin para po malayo po yung ating mararating. Amen? Yun po yung gusto ng Panginoon. Hindi lang po tayo dito sa comfort zone natin palagi naroon. Ang gusto po ng Panginoon, lumabas po tayo sa comfort zone para po ihayag po yung katotohanan. Yun po yung gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, tanggapin mo ako bilang tagapagligtas sa buhay mo. Ibig sabihin, may purpose po ang Panginoon. Magandang layunin ng Panginoon sa buhay natin. Ano po yung magandang layunin ng Panginoon sa buhay natin? Great mission. Go and make disciple for nation. Baptize in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Yun po yung gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Dapat po magrema sa atin yung salitaan ng Panginoon. Laging mainit tayo. Ang sabi po sa Revelation, ano? Kung tayo ay lukewarm, at yung tayo ay maligamgam, at hindi maging mainit, isusuka lang tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan, lagi po tayong mainit sa Panginoon. Amen? Tumitik po tayong lahat, mga kapatid.